Good day, Kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ulit kung paano magtono ng FD. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Ibalik na rin. Tono ng FD, napakadali lang yan. Pero syempre kung newbie ka pa lang o first time mo pa lang gagawin, medyo nakakalito yan, pero pag nag-gets mo naman, tuloy-tuloy na yan, smooth na yan. Ang mga tools na kailangan mo ay open wrench na number 9. Kung wala kang open wrench, pwede rin naman adjustable wrench. Gagamit ka lang ng open wrench kung naka-lock nut yung pinch bolt. Pero kung naka-allen yung pinch bolt, gagamit ka lang ng 5mm allen key. Kailangan mo rin ng screwdriver para dito sa mga screw. Yung mga screw kasi ng FD, universal naman yan. Pwedeng positive, pwedeng negative. Kailangan mo rin ng pliers pang hila ng cable. So bago natin i-adjust yung limit screw ng FD, kailangan mo munang i-check kung naka-align ba yung FD dito sa crankset mo. Dapat itong FD cage naka-align dito sa chainring. Kumbaga, pantay sila o parallel. Kapag nakatagilid yung FD cage o nakaganyan, hindi yan kakambyo ng maayos. So para ma-align itong FD cage, luluwagan mo lang yung clamping bolt ng konting-konti lang. Basta gumalaw lang yung FD. Pag naluwagan mo na yung bolt ng clamp, pwede mo nang i-adjust o i-realign yung FD cage. Yan, iusog-usog mo lang na ganyan. Kung sa tingin mo pantay na yung FD cage dito sa chainring, pwede mo nang higpitan yung clamp bolt. Bago mo higpitan yung clamp bolt, check mo muna yung clearance ng ngipin ng chainring dito sa cage. Dapat merong gap yan pero hindi gaanong malaki. Ang minimum na gap ng FD saka chainring ay 2mm. Kapag ang FD masyadong mataas, may tendency na malaglag yung kadena dito sa labas ng pinakamalaking chainring. Pag masyado namang mababa, merong chance na tumama yung FD cage dito sa chainring. So, ibababa lang natin tong FD para lumapit dito sa chainring. So, ito, i-adjust ko lang to ng konting-konti. Ito, tatama siya. Angat ko pa. Ayan, siguro pwede na to. Ayan. So, i-check mo lang yung clearance, tapos check mo yung alignment ng FD cage dito sa chainring. Pag okay na lahat, pwede mo nang higpitan yung clamp bolt. Okay, so ito yung limit screw ng FD. Itong H saka L. Una natin gagawin, tatanggalin muna natin yung shifter cable sa FD. Okay, so dito tayo sa shifter ng FD. So dapat nakakambyo ka sa 1. Yan. Kasi hindi mo yan matutono ng maayos kapag nakakambyo ka. Pag naka-1, naka-relax lahat. Itong barrel adjuster, dapat itong bakal na yan, nakapasok yan dito sa loob ng plastic na to. Kung nakaharap ka sa bike, pakanan yung ikot. Yan. Pag dito ka naman sa likod ng shifter nakaharap, pakaliwa. Una nating tutunuhin dito yung L, yung low limit screw. Bago natin pihitin itong screw na yan, dapat yung RD o dito sa likod, nakakambyo siya sa 1. So, ikambyo natin sa 1. Yun. Pag nakambyo mo na sa 1, balik ulit tayo sa FD. So, dapat itong inner cage medyo malapit siya dito sa kadena. Para kapag pinindot mo sa 2, matutulak niya yung kadena. Ito kasi medyo malayo siya. Matutulak niya pero magkakaroon siya ng delay. Gagawin lang natin, i-screwin natin itong L screw ng clockwise para bumaon siya dito. Pag bumaon yan, gagalaw itong cage. So, siguro pwede na yung mga ganito kalapit. Yan. Kapag na-adjust mo na, napalapit mo na yung cage dito sa kadena, testingin mo naman. Tignan mo kung magkakaroon ng chain rub. Pag walang chain rub, edi okay. Okay, walang chain rub. Ayos, swabe. Kung sa tingin mo okay na yung L-screw, pwede mo nang ibalik itong shifter cable. Kailangan mong hatakin yung shifter cable para mawala yung slack. Kaya dito papasok yung pliers, panghatak lang ng cable. So dito guys, madami rin ako nakikita nagkakamali.
hindi nyo kailangan ipasok dito sa loob ng hook na ito, yung cable. Ipapatong mo lang siya, guide lang siya. Sa iba kasi ang ginagawa, pinapasok nila yung cable dito sa loob ng hook. Mali yan. Dapat nakapatong lang siya. Yan, yan yung tama. So gamit itong pliers, hahatakin natin yung cable para mawala yung cable slack. Kailangan mo siyang i-torque kasi kapag hindi mo tinorque, bibitaw yung shifter cable dito sa pinch bolt. Pero wag sobra kasi pwedeng maputol yung ulo ng pinch bolt. Okay. Dito naman tayo sa H-screw o yung high. Itong H, yan yung maglalock para dito sa pinakamalaking chainring. Ang gagawin mo, ikakambyo mo ulit pababa dito sa pinakamaliit. Pag nakambyo mo na sa pinakamaliit, ibaon mo muna itong H-screw ng konti. Mga ilang ikot lang. Tapos, ikakambyo mo dun sa shifter. Ayan, nasa DOS na tayo. Tapos, press. Okay, so napansin nyo kumalas yung kadena. Ngayon, kailangan na natin itodo yung pagbaon itong H para mag-lock itong FD, hindi na lumagpas. O, di ba? Hindi na kumakalas yung kadena. So, para matesting mo kung mahigpit na yung H-screw, pindut-pindutin mo itong shifter. Yan, itulak-tulak mo yan. So, dapat itong FD cage hindi na gumagalaw kapag pinipindut mo o tinutulak mo itong shifter. Ayan, hindi na gumagalaw. Ayan, dos, tres. Dos, tres. Okay ba? Sobrang smooth. Okay, so balik tayo dito sa shifter. Kung sakaling medyo merong konting slack o may konting lawlaw sa shifter cable mo, dadagdagan mo ng tension dito sa barrel adjuster. Ngayon, nakaharap ako dito sa shifter. Ang ikot nun ay counterclockwise. Yan, may tension na yan, pahatak. Dadagdagan ng hatak. Dahil okay naman yung tono natin, hindi na natin lalagyan siya ng tension. Yan. Ayos. Okay na. Natono mo na yung FD mo. So yun guys, ganun lang kadali magtono ng FD. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa pagtutono ng FD, comment down below lang. Okay. Ayos. Woo! Okay pa, Jack. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.